Galak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang
si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalubaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit galing tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap. Upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo sa nadadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nang makita ni Priscilla at ni Aquila si Apollos sa ating unang pagbasa, hindi naman nila sinabing, "Sino ba yan? Salita ng salita, hindi marunong. Sino ba yung salitang salita na yan? Di man magaling."
Dahil nakita nila may mga kulang sa pagpapahayag ni Apolos, imbis na pagsalitaan, laitin, anong ginagawa ng isang mabuting Kristiyano? Tinutulungan ang kapwa niya. Kaya anong ginawa ni Priscilla at ni Aquila? Kinuha nila si Apolos at tinuruan tungkol sa mabuting balita. At sana sa pamayan ng Kristiyano, magandang pangarap ito na sana makahanap tayo ng supportive community sa ating Kristiyanong pamayanan. Na kung meron tayong kakilala na pwede nating turuan, pwede nating tulungan, turuang lumago. Kadalasan kasi iniisip natin, tayo-tayo lang, kami-kami lang. Ilang taon na kami rito, kami-kami lang. Ilang taon na kami naglilingkod dito, kami-kami lang. Bata pa lang ako, nandito lang, kami-kami lang. Sana ang mabuting Kristiyano kayang yakapin at turuan ng kapwa niya. Tulad ng ginawa ni Priscilla at ni Aquila, nung nakita nila si Apollo na nagpapahayag ng mabuting balita, ay may potensyal tong taong to. Marunong naman siya, pero kulang. Kaya ang ginawa nila, tinuruan nila, ginabayan nila para maging mabuting tagapagbahagi ng mabuting balita si Apollo. To help one another, to encourage one another in faith. Sana walang lupuang sa Kristiyanong komunidad o sa ating kapwa na tayo pa yung tatapak sa kapwa natin. Na tayo pa yung manliliit sa kapwa natin. Sana bilang mga Kristiyano, tulad na pinakitang halimbawa ni Priscilla at ni Aquila, na ang kapwa Kristiyano natin, imbis na ibaba natin, ay iangat natin. Gabayan natin, tulungan natin. Kasi kung ganun yung gagawin natin, nagiging salamin tayo ng mapagmahal na Diyos sa kanila. Ang Diyos na nagtuturo sa atin. Ang Diyos na gumagabay sa atin. Dahil ang ating paggabay sa kapwa natin ay umuugat sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. We help one another. We build on one another. At sana bilang Kristiyano, ito yung kaya nating palaguhin. Hindi para ibaba, hindi ibaba yung kapwa. Hindi maliitin yung kapwa natin. Na hindi yung parang ikaw pa yung Kristiyano, ikaw pa yung parang bubuhos ng malamig na tubig sa pangarap ng kapwa mo. Sana bilang Kristiyano, akayin natin ang kapwa natin palapit kay Kristo. Makilala si Kristo, iangat patungo kay Kristo. Maganda yung unang pagbasa natin Si Apollo may pagnanais at nakakuha siya ng suporta sa Kristiyanong pamayanan para tulungan siya sa pagnanais niya na ipahayag ang mabuting balita. Sa totoo lang ho, no, minsan may lumapit po sa akin na isang bata at sabi niya, Father, magpapari po ako. Sabi ko, oh, maganda yan, magpari ka. At nasabi niya sa akin, kaso nga lang ako ho'y nagsiserve sa simbahan. Oh, nagsiserve ka naman pala, sabi ko. At nasabi niya, pero Father, nahihiya po akong pumasok sa seminaryo. Bakit naman? Sabi ko. Kasi tinutukso ako ng mga kasama ko. Tinutukso po ako ng mga nakakatanda din po sa amin sa parokya, Father. Tinutukso nila ako dahil papasok ako ng seminaryo.
Sana bilang Kristiyano, let us encourage one another to follow Christ. Baka meron sa inyo dyan, may kakilala, gusto magpare. Tapos inaasar mo, huwag ka na dyan, hindi ka tatagal dyan, masusunog ka dyan. Huwag ganon. Let us encourage one another to follow the Lord. Let us encourage one another to have that step closer to God, in our relationship with God. Tulungan ng isa, palakasin ang loob ng bawat isa. Yan po ang nakita nating halimbawa sa ating unang pagbasa. At alam ko, bilang mga Kristiyano at deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kaya nating akayin ang bawat isa. Palapit kay Kristo, makilala si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tiniyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod na may katapatan at dangal, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at ipagkaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway, hindi makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang
Ngunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili sa anak mong si Jesus ay inihahid sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kortero ng Diyos, ito nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin
mananahan. Mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Kaya ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinangok sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hindi sa yaring pag-aalay. Pininikat, inirang upang mali nang mamungat bunga mo'y panatiling. Umayukat, mamunga ng masagana, kalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay, walang pag-aalay. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig at pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narahal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwanhati pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narahal Padre Jesus Nazareno,